paano ba natin isaset yung ating mga shipping options? So, yun yung share ko sa inyo today. Hi everyone, it's Emigrace and welcome back to my channel. So last time, ang shinare ko nga sa inyo ay all about shipping fees. Ano ba yung shipping fee? At kung kanino kinakaltas itong mga shipping fee na to. So kung interested kayo or kaya naman may questions kayo about shipping fee, so lalagay ko yung link ng video noon down in the description box or dito sa ating cards. So yun, ang share ko sa inyo ay paano tayo magsaset ng ating mga shipping fees. So i-walkthrough ko kayo sa step-by-step process kung paano natin yun gagawin. So lalagay ko na lang yung mga screenshot dito para nag-guide ko pa rin kayo. So, yan. Paano ba tayo magsaset ng ating mga shipping fees? Before natin iset yung ating mga shipping fees, so make sure lang na naka-enable na yung ating mga logistics partners or kaya naman yung mga logistics na provider. So, ito yung mga couriers. So, merong ina-assign si Shopee sa atin ng mga couriers and then ito lang yung pwede nating i-enable kung sino yung naka-assign sa atin na courier. Like, for example, JNT or kaya naman Flash Express or SPX or Shopee Express. So, ito yung mga courier provider ni Shopee. And kung alin lang dito yung ma-approve sa atin or yung ma-assign sa atin, ito yung pwede nating ini. So, bago tayo mag-set ng ating shipping fee, make sure lang na naka-enable ito or naka-activate yung ating mga logistics provider. Next thing na kailangan natin gawin ay open natin yung ating Shopee app and then punta tayo doon sa Me na button. So, i-click lang natin yon and then lalabas itong screen na to sa inyo. And then, dyan sa screen na yan, ang i-click nyo ay yung My Shop. Now, kapag ka nasa desktop kayo, ang nakalagay dyan ay Start Selling or kaya naman ay Seller Center. So, tatlo yan. So, pagka mobile phone ang gamit nyo, ang nakalagay dyan ay My Shop. Tapos, kapag ka naman desktop or laptop yung gagamitin nyo, ay nakalagay ay Start Selling or Seller Center. So, pwede din yata yung Start Selling sa mga mobile phone. So, depende yata kung ano yung gamit mo na mobile phone. So, that's the next thing to do. And then, next na gagawin natin ay i-click nga natin yung ating My Shop or Start Selling. So, paglinik natin yung My Shop, ang lalabas ay itong screen na to. So, dyan sa screen na to, ang i-click natin ay yung My Products or kaya naman, kung mag-add kayo ng product listing, ang i-click nyo ay yung Add New Product. So, dyan. Pero, kapag meron na kayong nakalagay na product listing, ang i-click nyo na lang ay yung particular product na binibenta nyo. So, yan, nakalagay dyan, My Products or Add New Product. So, let's say, mag-add tayo ng bagong product. So, ito yung gagawin natin. Itatap lang natin ngayon yung Add New Product. And then, dyan sa Add New Product, nakalagay dyan yung Add Photo. So, importante na meron tayong mga pictures ng ating mga products. So, in that way, ito kasi talaga yung unang-unang makikita ng mga buyers kapag ka pumunta sila sa Shopee na app. So, yun talaga yung unang nakikita yung mga pictures. Kaya, I suggest talaga na dapat ay maayos yung mga pictures natin. And then, nakalagay din dyan yung product name. Now, kung gusto nyo na makapanood ng video tutorial kung paano tayo mag-add ng product listing na step-by-step process, ay lalagay ko din yung video noon down in the description box. So, there. Nakalagay dyan yung product name and then meron din dyan product description. So, meron din dyan category. So, it's very important na na-fill up natin lahat ng mga meron dyan red na asterisk kasi yun talaga yung required ni Shopee. So, meron dyan nakalagay na price, stock, and then variations. Kung meron kayong iba't ibang klaseng variations, like for example, meron kayong iba't ibang size ng product na yun or kaya design or color, so pwede nyong ilagay yung variations. And then, meron dyan nakalagay at the bottom na shipping fee. So there, pag-click nyo yung shipping fee, ito yung lalabas sa screen nyo. I-input nyo lang lahat ng mga accurate dimensions ng mga products na meron kayo. So ano ba yung accurate dimensions? Ito yung mga nakalagay na length, width, and height. So make sure lang na accurate talaga tong mga to. Especially then yung weight ng ating mga products. So make sure na accurate yung mga ilalagay nyo dito kasi diba, ang question natin last time dun sa video natin or yung previous video natin ay paano natin mapapababa yung shipping fee. Sometimes, ang ginagawa ng mga sellers ay yung weight ay instead na ang ilalagay nila ay 5 kilograms, ang nilalagay nila ay 3 kilograms. Pero alam nyo ba na kapag hindi accurate or inaccurate yung mga measurements or dimensions na nilagay natin dun and yung weight
binabawas din ito sa atin ni Shopee. Minsan magtataka kayo, no, bakit ganito yung kinita ko dito sa product na to? It's because binawas talaga sa atin ni Shopee yung inaccurate na dimensions or yung weight na nilagay natin doon sa particular na product listing na nilagay natin. So yan, make sure lang na accurate yung mga dimensions and yung weight. And then, ang gagawin lang natin ay i-enable yung mga shipping couriers na gusto natin na makapartner sa ating shop. So, yan. And then, makikita nyo na dyan yung standard rate lang to. So, standard rate, kung magkano yung nakalagay dyan. So, like for example, 45 pesos. Sometimes, meron ding 38 pesos. Depende rin ko sa kung ano talaga yung product na binibenta nyo. Kagaya ng sinabi ko sa inyo last time na yung shipping fees ay hindi na natin siya mapapababa dahil nga naka-predefine na yung mga shipping fees na to. So, ibig sabihin lang na nakaset na talaga yung mga shipping fees na to. So, mapapababa lang yung shipping fees kapag hindi tayo nag-declare ng accurate na measurements or dimensions or weight ng ating mga products. Which is hindi din possible dahil kinakaltas din sa atin to ni Shopee. And then, meron din ako nare-receive na question na bakit itong shipping fee na to sobrang laki compared to this shipping fee. So, merong dalawang klase or meron tayong dalawang consideration. Number one ay probably nag-over tayo ng ating pagde-declare ng mga measurement or kaya ng dimensions doon sa ating mga products. So, sometimes, like for example, kung ito ay 3 kilogram lang tapos gagawin mo siyang 5 kilogram. So, yon, meron din tayong overcharge shipping na tinatawag. So, very important na accurate lang talaga yung measurement or yung dimensions na ilalagay natin doon sa ating product listing. So, number 2 naman ay dinagdagan natin yung weight and dimension ng ating product. So, like for example, yung weight ng ating product ay 3 kilogram lang. Tapos, ang dineclare natin doon sa ating product listing ay 5 kilograms. Siyempre, mas lalaki talaga yung shipping fee nun dahil 5 kilogram yun dineclare natin. So, make sure lang talaga na accurate lang yung dimensions at weight na ilalagay natin sa ating mga product listing. So, there you go. So, I hope na nakatulong itong video tutorial na to sa kung paano tayo magsiset na ating mga shipping fee sa ating mga Shopee store. And marami pa ako actually mga video tutorials about being a Shopee seller. Meron din akong TikTok seller, Shopee affiliate and TikTok affiliate. So, kung gusto nyo yung mga ganun or interested kayo sa mga ganung klaseng content, yan, panoorin nyo lang the rest of my video tutorial. So, lilink ko lahat ng mga playlist nun down in the description box. So, there you go. Thank you so much for joining me and please join the Graceful Homeschooling family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. And please give this video a big thumbs up na rin para lang to show your love dito sa ating channel. So, thank you so much. I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone. And I will see you around. Bye!